Good morning, guys. Ito nga, kinalas-kalas ko tong airgun na to kasi kung matatanda nyo, ito yung gamit ko pa dati pa. Kontento naman ako dito sa performance nito. At malakas, ito nga yung ginawa ko dati na sinukat ko yung FPS niya is 1,000. Umabot siya ng halos 1,200 yung FPS. Pero ibinaba ko yon kasi para bang hindi ako kontento sa tama. Nasisira ko siya pero may pagkakataon na nag-iiba yung shots niya. Kaya ginawa ko, ibinaba ko siya, nagbawas ako ng, sa bagay, adjustable yan dito sa ilalim, yung hammer. Sa hammer lang po ako nag-a-adjust kasi 1,500 na lang. Ay, noong time na yun, 1,800 PSI. So, ginawa ko siyang 1,500 and then nagbawas ako ng lakas na spring. Yan, nagbawas ako ng lakas ng spring niya kasi sobra naman yung FPS niya. So, ginawa ko, minintain ko na lang siya sa 1,500 then 900 PSI. So, medyo okay na yan kasi hindi naman tayo lumalaban ng competition. Ngayon, ang ginawa ko sa kanya, nagpalit ako ng barrel. Eto, tuloy, papalitan ko siya ng barrel. Then, kinalas-kalas ko siya para i-anodize. Kasi po, eto, makikita nyo yung pintura. Ayan, hindi maganda. Unlike pag-anodize, talagang hindi nawawala yung pag maganda yung pagkakulay mo. So, okay yung kalalabasan. Dito, nalalakasan pa ako sa spring niya. Ayan, kasi nung huling gano'n, parang natitigasan ako sa hammer. So, hindi ko ulit nasusukat yung kanyang FPS kasi parang later on naging busy na ako. Tapos ginagamit ko lang siya pang target. Di ko naayos. So, ngayon, itotono ko talaga siya kasi although meron tayong mga bagong galing ng Indonesia, hindi po natin yan ano kasi para yan sa mga kasama nating Ergana na mayroong gusto na magkaroon ng PCP made in Indo. Ito po ako, ito lang yung gagamitin ko kasi masyadong mahal yung puhunan para doon, tsaka parang medyo bigla na ganun ang gagamitin ko kaagad. So dito na ako, at saka ito mismo eh sarili kong gawa, ako mismo ang gumawa nito, kaya ito mismo yung makikita ng mga kasama natin na air gunner kung makakasama ako sa maliban lang kapag nagtitesting ako ng bago, kasi gusto ko pong itesting talaga maigi yung mga barrel na nakukuha natin sa Indo. Kung tingin ko maganda siya kasi nagtesting na ako diyan ng doon sa isang airgun natin. Malakas siya. Although wala pa siyang power play noon, pero malakas na, nasa 700 FPS na siya. So which is medyo okay na 'yan pagdating sa hunting, okay na 'yung ganyan. Ngayon ang gagawin ko doon, kung hindi pa siya makukuha sa akin, lalagyan ko pa siya ng power play noon. I-anodize lang natin 'yung power plenum niya para maganda rin yung itsura, bumagay doon sa itsura ng ergon. So dito, pabuwasan, adjustable naman po ito, pabuwasan ko ng konti yung lakas ng hammer kasi sobrang tigas, masyado akong natitigasan sa hammer. So siguro ito okay na, baka yung malakas pa rin kasi po yung spring na nilagay nito natin dito mataba, 1.5 by 8 mm. 1.5 yung taba yung bang ng spring, tapos yung bilog niya ay 8 mm. 1.5 po yung kapal ng pagka-spring niya. So ito medyo okay na yan. Medyo malakas na. Ito po ay, kung makikita nyo, itong sa sarili kong gawa ito. Itong thread.
Itong ano, lalagyan ko na lang ng bars disc dito. Aalisin ko po dyan yung gauge. Ililipat ko siya sa side. Ililipat ko siya sa side para mas ano, makapaglagay ako ng rail sa ilalim para sa bipod. Kaya kung makikita dito lang, kaya tiwala naman ako kasi. Ayan, kagat na kagat yung o-ring niya. Then, ang ganda ng ano, kasi tinesting ko na yan, nilagyan ko ng barrel. Tuwid naman siya. Ayos naman, hindi naman tayo. Tsaka itong air gun na to, matagal na natin ginagamit to. Ito nga palang silencer na to, kaya gawa ko lang. Medyo mataba ito. Medyo pinaiksi ko lang. Ginaya ko yung isang silencer na nakuha ko, made in Indo rin, na tahimik. Tunog niya, tahimik lang siya. Kaya ginaya ko yung laman sa loob. Ito siya, medyo ano pa nga, may himulmul pa ng konti. Ayan. Pero tuwid na tuwid dyan. Lahat ito, nakakalas. Itong dito, Allen bolt na nilagay ko. Dito naman, nakatread yan. Nakatread siya dito sa barrel. Nakatread din naman siya dito. Ayan, oh, natatanggal pa nga. Ayan, makikita nyo. Hindi lang siya dito na tanggal sa loob. So, kabilaan yan, kabilaan, natatanggal. Ayan. So, tuwid na tuwid yan kahit silib. Sinisilip ko sana. Kaya nga ako ang gagamit nito. Kasi alam nyo naman, kapag pumupunta tayo sa field, nakakahiya dun sa kapwa natin, mga air gunner, maker pa naman tayo. Nakakahiya na yung air gun natin is pangit. Anong klase bang maker yan? Pangit ng air gun. Ayan. So, ang ganda lang, ano niya? Ang ganda lang, ito po ay galing sa sinaunang air gun pa. Mahilig talaga yung sa air gun yung may-ari nito. Ang totoo nga yan ay parang vintage na itong pinanggalingan itong barrel. Pinutol ko lang, mahaba yan eh. Ganyan po yung mga usong barrel nung una pa. Mahaba. So pinutol ko siya. Ganito lang. Ang inalis ko sa kanya ay halos 2 dangkal. Mahaba talaga yan. So ginawa ko siya, nag-crowning ako ng bago. Ang dulo hindi ko ginalaw. Nagputol ako sa puno. Yan, tapos nag-crowning na lang ako dito sa dulo. And then yan, ito po ay brass. Brass lang siya, pero sinaunang brass. Kaya po hanggang ngayon, napakaganda. Kung ewan ko kung makikita ninyo yung groove dito. Ayan, kung makikita niyo. Ang ganda ng groove talaga niya. Tapos, ayun nga, ginawa natin ang silencer. Hopefully talagang tahimik na tahimik yan. Kasi mas malaki yan kaysa doon sa pinagyayahan ko. So, ito naman ay madaling assemblin. Kagaya nga po ng mga natin. Tapos may adjuster sa likod. Ayan. May adjustment siya. Tapos ito yung kanyang trigger. Gandang ang lakas pa rin kahit pinahinaan na natin. Pero tama lang yan. Tapos ito yung takip niya. Ayan. Pag binubuo ko siya, ganyan lang siya. So hindi disassemble ko pa maigi to. Aalisin kong lahat para ma-anodize natin para hindi masagwa tingnan. Habain natin to. Ayan. Yun. So, ayan siya. Ang ganda naman niya. So, ayan. Ayan siya. Medyo mahaba lang dito. Kasi hindi ako nakapaglagay ng tack. Yung ano dito. Yung folding.
sana folding ilalagay ko. Kaya lang, nagkataon yung folding natin ay meron akong mga ginawang ganito sa CO2 na ginawang ko ng trigger mechanism, ginawang tactical yung bat dati. Yan. Kaya doon na palagay. Yan, tama-tama. Medyo may allowance ng konti. Hindi yung tulak na tulak. So ayan, dito naman adjustable naman siya. Kaya lang dito medyo mahaba pa. Later on puputulan ko yan. Ginawa ko naman dito is natatanggal naman yan dito eh. If ever kailangan mo ibiyahe, pwede kong tanggalin dito. Bunutin ko siya. So tapos natatanggal naman itong silencer. Ayan. Ayan, makikita nyo, tatanggal na rin siya rito. So, ayan. Fine thread siya. Kaya, mabilis siyang humigpit. Di mo na kailangan ng tools. Pag ginamitan mo ng tools yan, mahirapang kalasin. Kaya, tapos maliit na maliit yung galaw. Unlike doon sa mga malalaki, medyo malalaki yung thread, mga kapal. Ito po kasing thread lang siya ng, kaparehas lang siya ng thread ng gauge. Yung tangkay ng gauge natin. Ganun lang siya. Yan. Kaya kung mapapansin nyo, mahigpit na kagad. Konting ganyan nyo lang. Wala na siyang kalog. Tapos, kaya kachilipin nyo siya. Kaya kung makikita nyo, wala siyang sabit. O, kahit kalas-kalasin siya. Ayan. So yung tank na ilalagay ko sa kanya, magaan na lang din kasi nahihirapan akong maghihot na mabigat. So yan siya. Ito lang, papalitan natin to kasi dati mga madali tayo kapag magawa. Papalitan natin itong tornilyo na to para hindi masagwa kapag na-anodize na natin yan. Ayan. So ayan siya. Hindi naman masyadong mahaba pero mabilis bunutin ang barrel. Kaya mabilis nandun pa extend. Kung ang problema lang yung tank, talagang medyo halos silencer lang tatanggalin natin sa dulo. So dati, pumalo yan ng ganong kataas, 1,200 FPS. Halos 1,200 FPS. Pumalo siya ng ganong kataas dati. Pero ngayon, wala pa siyang power plenum dati. Ito bago ko lang itong ikinabit. Ngayon ko pa lang start mas. Pwede nang pag ganito yung 1,500 PSI. Napakaganda na pagkapag ganyan may power plenum. Tapos yung power plenum nito, yung laki na yan, pinanipis ko pa yung loob niyan, pinalakihan ko yung loob para talagang malaki yung plenum niya. Hindi naman huhunayan kasi output na yan pumapasok dyan. So 1,500 PSI ang pumapasok dyan. So yun lang yung hangin na nilalaman niya. Hindi siya kagaya ng tank. Yung tank kasi halos ganito lang din yung ay mas makapal naman dito. Ayan, pinalakihan ko yung loob niya kasi kapang karaniwan sa power plenum ay kasing laki lang nitong thread ang butas. So masyadong makapal itong tank. Kaya ang ginawa ko, pinalaki ko yung loob. Tapos pinahaba ko. So ayun, talagang power na power plenum yung dating niya. So kung dati okay na siya, lalo sigurong okay siya ngayon. At ito ay tatanggalin ko para ma-anodize pati itong baba. Aalisin ko po yung pintura niyan para ma-anodize ng maayos. Then, ililipat ko tong gauge niya. It's either dito o pwede siya rito sa medyo taas. Pwede siya ilagay dito kasi ito naman ay ayan, ito naman ay plenum din. Itong lugar na to. Kasi dito nakalagay yung valve. Tapos paakyat na ganon. So itong gauge na to, papalitan ko siya ng burst disc para end time, para mas maganda ang
Yung bars disc na ginagamit siya 800 PSI yung gagamitin ko. 1,700 PSI yun or 2,300 PSI. Ilalagay ko dito. So para or yung pang output natin. So bahala na kung anong kasi kasukat naman po yung thread niyan para maglalaro yung burst niya or either tatakpan ko siya. Depende po yan. Kasi gusto kong maglagay dito ng rail. Gusto kong maglagay ng rail para doon sa para malalagyan natin siya ng bipod. Tapos ito, gagawan ko rin niya ng gagawan ko rin ng barrel band para sure ako. Kasi although malaki ang nakapasok sa kanyang receiver, mas maganda yung ganun para safe na safe ka. Kasi minsan nadudulas ako, nasa bundok ka na, madudulas ka, madadaganan mo yung air rifle mo. Medyo problema yun kung naka ano ka lang, kung hangin lang yung barrel mo. So ganito na lang po. Maraming salamat sa inyo lahat at isiner ko lang sa inyo yung gagawin. Abangan nyo yung magiging finished product na ito. Ito po ay sarili kong airgun. Ito po yung ginagamit ko noon pa. Mula nung mawala sa akin yung ibang mga airgun na gamit. Ito na po yung ginagamit ko. Medyo matagal. Ito lang ang pinakamatagal na airgun na nagamit ko. Kaya medyo ano siya sa akin, mahalaga siya sa akin kasi marami na siyang nagawang kasiyahan na pagsamahan namin nitong airgun na to.